Guys, pag sinabing Barangay Ginebra, tiyak na maaalala si Justin Brownlee. At kasunod na rin maaalala si Coach Tim Cone at ang kanilang mantra na Never Say Die. Ngayon na si Tim Cone na ang magko-coach sa Giles Pilipinas sa Asian Games sa China at kasama ni Tim Cone ang mga astig na bataan niya sa Ginebra, dadalhin ng ating national team ang Never Say Die mantra. Pag-uusapan natin yan kaya huwag kayong bibitiw. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po sa akin yan. Maraming salamat. Matapos nga po ang di kagandahang kampanya ng Gilas sa FIBA World Cup, inulan ng katakot-takot na bashing si Coach Chotreyes. At hindi pa man natatapos ang final stage ng World Cup dito sa Pilipinas, nagpa siya si Chotreyes na mag-step aside upang bigyang laya ang SBP na mamili ng bagong head coach para sa ating national team. Nagkaroon ng emergency meeting ang SBP at ang PBA upang bigyan ng madali ang solusyon ang problemang dulot ng pagre-resign ni Coach Chotreyes. Emergency dahil 2 weeks na nga lang po at lalarga na ang Asian Games. At si Coach Tim Cone nga ang nagkakaisang pinili ng mga stakeholders upang hawakan ang Gilas na papuntang China. At bilang mga assistant coaches, bit-bit ni Coach Tim Cone sina Richard Del Rosario at L.A. Tenorio, kasama siyempre sina Jung Ocheco at Josh Reyes. At ang mga tiyak na kasama sa lineup ay sina Scotty Thompson, Japheth Aguilar at Justin Brownlee, tatlong astig na Ginebra players na bit-bit ang Never Say Die mantra. Kasama rin sina Junmar Fajardo at R.R. Pugoy, sayang at mukhang malabong makasama si Jamie Malonzo na nagkaroon ng injury sa World Cup. Mukhang malabo rin makasama si Brandon Ganuelas Roser dahil naman sa foot injury. Kung inyong naalala, isa si BGR sa mga Gilas players na maganda ang nilaro sa Cambodia SEA Games kung saan ay tayo ang nag-champion. Maraming nagsasabi na sana raw ay mapabilang sa lineup si talk and texter player Mikey Williams. Nasa wishlist po siya ni Coach Tim Cone para sa Asian Games na ito. Sa talas ng 3-point shooting ni Williams, pabubukahin ito ang depensa upang malayang makapenetrate si na Justin Brownlee at ang iba pang slasher at luluwag din ang mundo ni na Japheth at Junmar sa painted area. Pero wala pang katiyakan kung makukuha nila ang serbisyo ng 2-time PBA champion dahil nasa Amerika pa ito at kasalukuyang nagbabakasyon pa rin. Madalian ang pagbuo ng team na ito para sa Asian Games. Gaya nga po ng alam na nating lahat, ang mga maaasahan nating players gaya ni Narens Abando, Dwight Ramos and company ay mga contract players sa ibang bansa. At wala nang panahon para sa mahabang proseso ng selection process. Personal na lang pipiliin ni Coach Tim Cone ang mga players na pupuno sa lineup. Ganito ang ginawa ni Steve Kerr ng Team USA. Personal niyang pinili ang mga players na sa isip niya ay babagay sa kupunan na gusto niyang mabuo. Nasa dulo na ng kampanya sa World Cup ang Team USA at mukhang maiuwi nila ang kampyonato. Ganito rin ang gustong gawin ni Coach Tim Cone sa lineup ng Gilas. Kung sino ang inaakala niyang best fit sa kanyang sistema ay iyon ang kanyang kukunin. Magiging mainit ang mata ng China sa team ng Gilas Pilipinas. Bagamat sa group stage ay hindi natin sila makakalaban. Magiging hostile sa Gilas Pilipinas ang Chinese crowd dahil sa pagdurog ng ating national team sa kanilang kupunan dito sa FIBA World Cup. Sa classification phase ay tinambakan ng Gilas ang Team Dragon. At sapat ng dahilan ito upang paghandaan tayo ng husto ng China. Kakampi nila ang crowd at sa harap ng kanilang mga kababayan, gugustuhin nilang makaganti sa Gilas Pilipinas. Pero positibo po si Coach Tim Cone, malaki raw ang posibilidad na magiging maganda ang kampanya ng ating national team. Naniniwala po si Coach Tim Cone na para magtagumpay tayo, kailangang ipadala natin yung mga best player natin. Pero some of our best players ay naglalaro nga abroad gaya ni Narens Abando at Dwight Ramos, AG Edu and Kiefer Ravena. Sa kabutihang palad, mayroon pa rin naman tayong mahuhusay na player na narito sa PBA. Mayroon sana tayong isang big man pero wala siya sa PBA. Itong si Justin Baltazar na ngayon ay naglalaro sa Giant Lanterns sa MPBL. Pero mukhang may involved na politika sa manlalarong ito. Pagsisiwalat ni Coach Tim Cone, nagtry sila noon na kunin si Balti. Pero hindi raw ito available para sa World Cup. Nagsikap daw talaga silang i-reach out ito pero zero interest daw ito sa kanilang pagsisikap na makuha ang serbisyo nito.
Ang kupunan na pinaglalaruan ngayon ni Justin Baltazar ay pag-aari ni Pampanga Governor Delta Pineda na coach din ng sarili niyang team sa MPBL. Nireject ng PBA Board of Governors kamakailan ang appointment ni Delta Pineda bilang Converge Team Governor. 1+1 lang yan. Ano sa palagay nyo? Anyways, kung sino-sino man ang pupuno sa final lineup ng Gilas na pumumunuan ni Coach Tim Gohn, suportahan na lang natin. May axe to grind ang China laban sa Gilas Pilipinas at siguradong tayo ang kanilang pag-iinitan dito sa Asian Games na gaganapin sa kanilang bansa. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Estrella Mercurio, Rodrigo Cariño, Rosemary Juan, Cedric Waniwan, Josie Casilao, Marmon DG, Reynalyn Latosa, Imao, at si Black Moon. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Haluhalo Sports Republic. Salamat po.